So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano malaman kung original nga ba or fake or clone nga ba yung phone natin. Minsan kasi bumibili tayo na hindi natin alam kung talagang original nga ba yung ating cellphone. Minsan naman kung bibili kayo ng mga second hand phone, hindi natin sigurado kung talagang legit or fake nga yung phone. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung fake nga ba or original sa pamamagitan lamang ng pagdial ng code sa ating phone. Kahit yung hawak nyong phone ngayon, malalaman nyo kaagad kung original or hindi. Make sure lang guys sa panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman natin kung totoo nga ba, fake or clone yung ating cellphone. Guys, sa pampalatandaan na original yung phone is dapat merong lumalabas na IMEI or International Mobile Equipment Identity. Dapat lahat ng phone is merong ganun. At paalala guys, dapat pala pag dual SIM yung phone mo is dapat dalawa din yung IMEI niya. Once na single SIM card ka lang, dapat isa lang. Pag naging dalawa yung IMEI, tapos single SIM ka lang, automatic hindi yan legit. So, paano nga ba yun gawin? So, ang una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa phone settings or sa call settings natin. So, basta may makita kayong parang telepono dyan, click lang natin. Ngayon, automatic, mapupunta tayo sa dial mode. So, dapat dito tayo mapunta. Ngayon, itadial natin dito yung code na sinasabi ko para lumabas yung IMEI or International Mobile Equipment Identity. So, ang gagawin natin, idial natin yung asterisk number sign 06 number sign. So, dapat ganyan yung lalabas. Nakalagay dito IMEI, IMEI 1, IMEI 2, then may PSN. Sa ibang device guys, wala nang PSN. Basta yung importante, merong IMEI na lumabas. Paalala guys ha, dapat kung dual SIM kayo, nakalagay dyan is IMEI 1 at IMEI 2. Dapat ganun, pag dalawa yung SIM card nyo. Pero kung isa lang yung SIM card or single SIM card lang kayo, dapat IMEI lang yung nakalagay. Isa lang dapat. Pag dalawa yung IMEI, tapos yung phone nyo is isa lang yung SIM card, hindi yan legit. Fake yan guys. Kasi nga, dapat ganun yung magiging sistema. At isa pa sa palatandaan, dapat yung IMEI na lalabas is 15 digits. Bilangin nyo guys, dapat 15 digits yan. Dapat magkaiba lang yung last 3 digits ng IMEI 1 at IMEI 2. Once na magkaiba yung last 3 digits, legit yan. At dapat 15 digits yan lahat. Okay guys, so sana naintindihan nyo. May mga cellphone kasi na pag denial mo yung asterisk number 06 number sign, meron yung lumalabas na IMEI. Pero hindi naman 15 digits. At minsan kahit dual SIM yung phone, isa lang yung lumalabas na IMEI. So hindi yun legit guys. Dapat tandaan nyo na laging 15 digits at yung tatlong digits sa huli is magkaiba kung dual SIM yung phone nyo. At kung single SIM naman, dapat isang IMEI lang. So yan guys, abalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na MindTech Official, so eto yun, suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga, konti lang to. So limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya, presko sa pakiramdam kahit tag-init. At syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutuklap. So ganun kalupit itong ating t-shirt. So napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app, click nyo yung search doon, ilagay nyo doon yung MindTech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan at pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Suportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng MindTech Official. So sana guys may natutunan kayo ngayon. Once again na MindTech PH, thank you and God bless all.